Naghahanap ka ba ng romantic getaway na malapit lang sa Metro Manila? O perfect tambayan kasama ang pamilya at buong barkada na hindi nabubutas ang iyong bulsa? O gusto mo lang magkape sa malamig na lugar na mayroong magandang overlooking view? Kung oo ang sagot mo, perfect ang vlog na ito para sa'yo. Kaya't samahan ninyo ako sa isa na namang episode ng The Hunky Tourist dito sa Cafe Hingahan sa Taytay, Rizal. Hello guys! Welcome sa ating vlog. So kararating lang natin sa Cafe Hingahan at wala naman silang entrance fee maliban sa 10 pesos para sa parking area. This vlog was taken during Alert Level 2 kaya meron pa mga kids na nag-aalok na bantayan yung mga motor or sasakyan nyo. So it's totally up to you guys kung magbibigay kayo ng bare sa kanila or hindi. 5:30 PM guys ang perfect time to be here para abutan nyo ang romantic sunset na yan. Pag sunset talaga parang unti-unting humihinto ang oras at pansamantala mong nakakalimutan ng mga problema mo. Promise, sobrang sulit talaga ng 10 pesos na parking na binayad mo. So, from parking area guys, kailangan natin umakyat ng few steps papunta sa Cafe Hingahan Cafe. So, let's go! Pagkaakit nyo ng hagdanan guys, aakalain nyo na masikip o maliit lang yung area. But wait, there's more. Konting lakad pa guys, makikita nyo na napakalawak at napakaganda ng area na ito. Konting lakad pa guys, at bubungad na sa inyo ang mesmerizing at breathtaking view ng cityscape ng buong Metro Manila. Nasa likod naman natin ng Sierra Madre Mountain Range kaya complete package talaga. At matatanaw nyo rin ang napakagandang view ng Laguna de Bay. Dito nga pala guys sa Cafe Hingahan wala silang luxury tables and chairs. Meron lang silang mga paleta kung saan kayo pwedeng tumambay. Pero perfect na perfect pa rin kasi kahit merong mga ibang customer, hindi nakaka-awkward yung feeling kasi nga lahat ng tao ay nakafocus sa magandang view. Ngayon naman guys, ipakikita ko sa inyo ang pagkakaiba kapag pumunta kayo dito ng may araw pa versus kapag gabi na. By the way guys, kasama ko nga pala ang parents ko, dalawang brothers ko, mga pinsan at mga tito. Dahil sobrang ginaw nga dito guys, tinikman namin ang lahat ng klase ng kanilang hot coffee. So meron din silang clubhouse at meron silang station para sa brown sugar at creamer. So it's totally up to you kung anong klaseng timpla ang gusto mo. I will show you naman guys yung kanilang menu para meron na kayong idea kung ano yung mga drinks na pwede nyong bilhin dito as well as the prices. Meron din silang Hong Kong stir-fried noodles na sobrang nagustuhan ni Mama. Sobrang ganda rin ng sound trip dito guys dahil meron silang malaking speaker. So kung fan kayo ng kalawakan, ng binibini at ng paraluman, perfect yung spot na to para sa inyo. Senti na! Biker friendly rin dito. So kung meron kayong mga bikes, perfect na perfect to. Mapapalaban lang kayo ng konti sa ahunan pero that's part of the thrill of going here. Kung hindi sapat sa inyo ang pakape-kape lang, meron ding food park dito sa kabilang side ng area na ito. So I will show you kung ano yung mga food na pwede nyong orderin. So merong grilled chicken with unlimited rice and gravy rito. Meron tayo mga drink station, meron mga sandwich, meron ding Pinoy food, mga silog, meron ding pang Korean. May all kinds inihaw, mga goto, Japanese food, meron ding Italian pastas. May pares, Korean food,
at bulalo at silog meals naman sa dulo. A few moments later. Kung pupunta pala kayo dito guys, wag na wag niyong kakalimutang magdala ng jacket or ng hoodie dahil sobrang ginaw talaga as in parang Tagaytay. At medyo mahamog din so dapat meron tayong sombrero kung kaya niyo magdala. And also, don't forget to bring your vaccination cards para kung ma-checkpoint man kayo, wala kayong magiging problema. Let's observe social distancing at magmask pa rin tayo, maliban na lang kung iinom or kakain. Iwasan din natin magkalat guys para naman ma-enjoy ng mga susunod pang bibisita ang malinis at magandang ambiance ng lugar na ito. Sabi nga ni Drew, be a responsible, be a hero. A few inches later. So 7 o'clock na in the evening guys at nag-decide na sila na dito na kami magdi-dinner bago kami pumunta ng Binangonan dahil meron kami mga dadalawin mga kamag-anak. At dito nila napiling umorder sa Ihawa ni Tabebs. So umorder sila ng tuna, grilled pusit at liempo. Siyempre, hindi mawawala ang white rice. So bali naging stopover lang namin dito bago kami pumunta sa aming next destination. Tinake advantage na rin namin para makapag-relax kami, makapag-unwind, at makapag-spend ng quality time kasama ang pamilya. Yung insalada, dapat dalawa to eh. Gusto rin namin magpasalamat kay Tito Monching sa panlibre sa amin ng coffee at ng aming dinner. So, bigyan ang jacket yan! If you like this video, click the thumbs up and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you guys! Ito nga pala guys yung hagdan na sinasabi ko kanina na kailangan yung hakbangin bago makaakit sa kapihingan. So medyo matarik siya guys kaya konting ingat lang. Meron ding CR or washroom dito sa may kapihingahan. So magbabayad ka lang ata ng 5 or 10 pesos per usage. If there's one thing I have learned from this road trip, it's that rest is very important. It's important to spend quality time with family and loved ones na hindi naman pala kailangan lumayo at gumastos na malaki para makapag-unwind at makapag-enjoy kahit konti. Sa panahon ngayon na parang lagi na lamang tayo may problema, napaka-importante pala na huminga at magpahinga. Sa sobrang dami ng mga bagay na kinakaharap natin sa araw-araw, nakaka-overwhelm at nakakabalisa. Importante rin pala that we should count our blessings and to focus on the things that we can still do. Hindi porket mahina ka ngayon, ibig sabihin habang buhay olats ka na. Minsan, kailangan mo lang pala manampalataya. Kape? At pahinga. Hey guys, thank you so much for watching the whole video. If you like this kind of content, please subscribe to my YouTube channel
and hit the notification bell so you will be notified when I upload a new video. Thank you so much for watching, and as always, see you on the next one. God bless. Oh, let me up with a